Okay, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stockplay. At ngayon po ay mag-update po tayo about sa mga top trending stocks. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and cryptocurrency. And by the way guys, kung meron po kayong question, so mag-message lang po kayo sa Facebook page. So ayan po, Stockplay. Then sa Instagrams, ayan. Okay, so pwede po kayong mag-message sa akin if you want to invest sa stock market or sa cryptocurrency. Ayan, so i-guide ko po kayo at bibigyan ko po kayo guys ng idea. Ayan, so let's start with ASEN. So dito kay ASEN, i-check natin yung chart, no? Ayan. So dito po sa part na to, pwede pa tayong mag-adjust. Ayan, kung titignan natin, ano? So let's edit. Ayan, para mas clear yung ating trend. So sa part po na to, ayan. So we have, okay, so another trend line to guys, kung titignan natin, ano. Wait lang. Ayan, so mag-adjust pa tayo ng konti. Ayan, so pwede pa yan eh. Okay, so possible dito. Okay, around here. Pwede. Ayan, 6.5. Ayan, okay, sa part na to. Ayan, no? So dito guys, kung titignan natin, ayan, so meron tayo ditong trend line na nakikita. So we have 1, 2, 3 and possible dito guys. Ayan, ano? 1, 2, 3 and 4. Okay? So saan malapit yan guys? So siya po ay malapit sa may 6.5. Okay? So dito po siya. Ayan. So kung mag-extend tayo ng ating trend line. O ayan. So ito po siya, no? Dito po sa part na to. Ayan, sa gawing baba. So for now, ang pinakamalapit na ano natin dito, support level for ASEN is eto. Okay. Ayan. So 6.7 guys, ang pinakamalapit nating support for ASEN. Pero, kung papansinin natin, possible din kasi malaglag to sa may trend line natin. Ayan. 6.5 guys, ano? Ayan. Tapos sa moving average, so 20, 50, 100, ayun, so laglag dito kay 100. Ayan, so medyo hindi po magandang pangitain to kay ASEN, ano? Ayan, so nalaglag na kay 100 day. So for now, kung titignan natin, lower, high, no? High, lower, high, low, lower, low. So bearish, ano? Short term bearish. Okay. Tapos kay cloud. So kay cloud, nasa baba. Bearish. So dito po sa RSI natin, kung titignan natin is, right now siya ay nasa support. Ayan. Okay. So kung di siya magbabounce dyan, so medyo delikado, no? And kasi possible mag-revisit to sa oversold area. Ayan. Kung hindi po mag-hold dito, no? Ayan, so may support level natin. Tapos kay MACD, lower low. Ayan, sa histogram, so bearish. Tapos dito sa ating OBV is, ayan, so medyo siya po ay nalaglag na dito sa part na to. Oh, ayan, ano?
So dito guys, kung titignan natin, so pwede tayong mag-adjust dito eh. Ayan. No, ayan ano. So right now ay siya po ay nasa support level. Ayan. So dito po sa part na to. Ayan. So medyo pababa yung ating demand na. Ayan. High, lower, high, lower, high, low, lower, low, lower, low. Ayan. So next po natin is ito si PSEI. So dito po sa part na to is ayun. So siya ay retest na dito sa ating downtrend line na matagal na nating sinasabi, no, since January. So we have 1 2 3 4 and right now is pang fifth retest guys, ano. So bukas tignan natin kung magbe-break out or siya ay magpi-print out ng rejection candlestick. So for now, wala pa kasi retest pangalan to. Okay? So tignan natin bukas ano. Tapos, sa moving average, ayan, so resistance yan. Retest ano. Tapos 50, 100, tapos 200. Ayan. So sa part po na to, ang pinakamabigat na ano natin dito, problem is si 200. Eto guys, ano. Si red line. So tignan natin bukas kung magbe-breakout dyan. Ayan. Tapos, so okay cloud. So still siya ay nasa baba ng cloud, eh, bearish, ano. Ayan. Pero dito, kung titignan natin, ayan, pataas yung ating RSI. So yun nga lang, wala pa tayo ditong higher high, no? So this is a bounce. Ayan. And much better kung tayo ay magkakaroon ng breakout dito sa may falling wedge pattern natin. Ayan, no? Tapos kay MACD parang ano, no? So parang nag-play out si bullish divergence. Higher low, tapos sa price action is flat. Ayan, so double bottom to eh. Okay. Then kay volume, so medyo paakyat siya. Pero tignan pa rin natin ano. Ayan. So let's wait for the confirmation kasi ano lang 'yan. So for now siya ay normal bounce and retest. Ayan, no? Ayan. So next natin is tama ba? Del Monte. Ayan. So dito kay Del Monte, okay, so medyo nag-rally ito, no, grabe. So ilang percent? Ayan. So from here, tapos nag-open dito. Ayan. So almost 30% kung dito, no, sa opening price. Ayan, so grabe guys. Ayan. Okay, paki-comment down guys kung meron tong catalyst kung bakit siya nag-rally, ano? Ayan, so di po kasi ako updated sa mga news and mga disclosures. Ayan. So dito kay Del Monte, i-check natin sa weekly chart siguro. Ayan. Okay, para mas kita natin, ano? So saan siya pwedeng malaglag or mag-breakout. So dito po sa part na to, so medyo hindi natin makita. Okay. So breakout siya. So much better siguro kung sa monthly chart tayo tumingin. Ayan, para mas kita natin yung trend. Okay. So for now, so ang pinakamalapit na resistance is dito pwede. Or dito sa part na to.
ayan. So, tabaan natin para mas maganda na. Ayan. Ayan. So, right now is malapit po yung ating resistance dito, guys. Sa 13.7. Ayan. 13.7. Tapos, yung next is dito sa part na to. Ayan. 15.8, guys, ano? 15.8 pesos, tapos 13.8 pesos. Ayan. Tapos, so, syempre, yung support level natin is, so, malapit po dito. Ayan. Sa 12.3, ano? 12.3 pesos, guys. Ayan. So, let's go back sa daily chart. Ayan. So, dito po, ayan, so, meron tayong gap up dito, eh. Ayan, so for now, tignan natin kung siya ay magre-retest sa may previous high niya, no? Ayan. So, malapit po yun sa 15.95. Ayan. Okay? Ayan. Tapos dito, i-check natin kung meron tayong trend line, ano? Ayan. So, check natin. Ayan, so breakout, guys. Kitang-kita. Ayan, no? So we have 1, 2, 3, tapos 4, then boom, no? So bali dito, so just in case na siya ay magkakaroon ng pullback, guys. So possible dito babalik 'yan. Sa 12.8, no? Ayan, sa 12.8, guys, pero sa ano? Sa monthly, ano yung sinabi natin? Ayan, sa 12.3 naman dito. So, for now, ang pinakamalapit is sa may 12.8, ano? Ayan. Ayan, no? So, 20, tapos 50, 100. Ayan, so okay pa naman dito, no? Bullish. Tapos kay Cloud, ayun. So, sinusundan niya. So, right now, tingnan natin. Okay. So, siya ay nasa, ano na, ano? Overbought na. Ayan. Kung pipitikin pa to, hindi, okay. So, what if kung hindi? Ayan. So, medyo mahirap pag ganyan, ano? Ayan. So, right now, since siya ay overbought, ayan, so let's wait muna na siya ay magkaroon ng pullback, ano? Ayan, tapos kay MACD, higher high. Ayan, so medyo ano na to, hype na to, guys, ano? Ayan. So, medyo hype na yan, guys, pagka ganyan. Yung itsura. So, next natin si dito. So, kay dito po, kung titignan natin, ayan. So, siya ay rejected. Ayan. Very obvious, ano? Retest, tapos laglag. So, sa part na to, tignan natin kung siya ay malalaglag bukas sa may support level, which is malapit po dito sa 9.8. Ayan. Oh, ayan, no? So, siya ay rejected, guys, eh. So, possible, babalik tayo dito sa may support level, no? Tapos, ayan, so, downtrend tayo, no? And kung titignan natin dito, ayan, so, downtrend series of lower high, no? Ayan. Then, sa moving average, so, siya ay rejected dito, ano, kay 20 pa lang. 50, 100, okay, tapos kay Cloud, ayan, so medyo malayo pa naman, ayan, tapos kay RSI, kung titingnan natin, parang
siya ay naging fake out, no? So sa part na to, we have here, so this is a downtrend line, tapos nag-breakout nga, di ba? So breakout din, siya ay bumalik sa may baba. And so medyo hindi maganda, no? Tapos kay MACD, lower high sa histogram. And so medyo hindi po magandang pangitain to, no? Ayan, tapos dito rin. Ayan. So dito po sa volume is medyo pababa. Ayan. So very obvious naman, ano? So tayo ay pababa. Ayan, no? High, lower high, lower high. Okay. So right now is ayan. So tingin-tingin muna sa may ano, no? Sa may possible support. Ayan. Next is APL. Ayan. So check natin sa APL, guys. Okay. So dito kay APL, so medyo ayun. So hindi rin maganda, no? Siya ay binuhusan na. Ayan. So bukas tignan natin kung mag-hold dito. Ayan, sa may 0.2. Okay. So let's see kung mag-hold dyan or siya ay bubuhusan dito sa baba. 0.19, ano? So tama ba? Ayan, so pwede naman dito. Ayan. 0.19, guys. Ayan. So for now, medyo hindi po siya maganda. Pero tingnan natin sa lower time frame kasi parang meron ako nakikitang head and shoulder. Ayan. So i-check natin sa 4-hour chart, no? Ayan. So wait lang at medyo nagmamabagal yung ating internet. Ayan. So dito para siyang ano, no? Head and shoulder pattern. So we have left shoulder, head, tapos right shoulder. Okay? So possible, ano? So tingnan natin kung siya ay mag-hold sa may neckline. So si neckline is here. Ayan. So alam natin, guys, pagka siya ay nalaglag sa may neckline, hindi po magandang pangitain yun, ano? Ayan. Let's go back sa daily chart. Ayan. So pinakita ko lang, ano, yung possible ano natin pattern. Ayan. Tapos sa moving average, so laglag kay 20, same kay 50, nasa baba. Tapos 100, ito yung magiging ano natin possible support, ano. Ayan. So tingnan natin kung magkakaroon tayo dito ng bounce. Ayan, sa may 0.1975 or saan ba to? 0.1973. O dyan, basta malapit dyan, ano? Ayan. So tignan natin, guys. Okay. Tapos so kay Cloud, ayun, so medyo nahihirapan at medyo makapal nga. Ayan. Pagka makapal yung cloud, guys, mahihirapan yun for sure, no? Mahihirapang makapanik. Mahirap basagin pagka kasi yung cloud is makapal. Ayan. So dito po sa part na to, bearish KRSI, lower high, high, lower high, lower high, low, lower low, lower low, bearish. So tayo po ay downtrend. Very obvious. Ayan. Then kay MACD, so crossover na to. Ayan, so medyo hindi magandang pangitain, ano? Dito po sa part na to. Tapos kay volume, very dry. Ayan, so tayo po ay downtrend, guys. Okay, so walang demand to, no? Or pababa yung demand, guys. Ayan, so losing demand 1, 2, and 3. Lower highs, no? Ayan, so bearish. So for now, still tayo ay nasa support level.
Pero hindi mag-hold dyan is yung po yung di maganda. Ayan, so pababa yung ating demand kay APL. Ayan. Siyempre, last is ito si PHA. Okay. So, i-check natin dito kay PHA. So, dito rin is okay. So, bearish ano to, no? Bearish harami candlestick. Ayan, so possible ano to. Reversal guys, ano? So, on support level natin, KPHA is dito. Sa 2 pesos. Malapit po dito guys, ano? Ayan. 2 pesos. Okay. So, check natin. Ayan. So, dito, wait lang, ano? Ayan. So, medyo siya ay rejected sa 20 pa lang. Tapos, 50. Ayan. So, for now, ang pinakamalapit natin na support is eto. Si 100, ano? Si 100 day, ayan. So, malapit po yan sa may sinabi nating support. Ayan. Sa may 2 pesos, malapit po siya, ano? Ayan. So, tingnan natin kung magkakaroon ng bounce dyan. Kasi maraming nakatingin dyan for sure. Okay, 100. Okay, tapos 200. And so, medyo malayo naman. Ano. Tapos, kay Cloud. Still, nasa baba pa nga eh. So, bearish. Ayan. Tapos, dito kay RSI. Lower, high. Okay, high, lower, high. Ayan, so bearish pagka ganyan. So possible babalik tayo dito sa baba. Ayan, sa may support. Then kay MACD, so possible mag-crossover na to pababa. Ayan, so possible bearish crossover, ano? Tapos dito po kay volume, so still sideways, tapos ayan, pababa pa rin, ano? Dahil siguro sa may announcement ni, ano yun? Ni Duterte. Ayan, ano? MECQ ba? Sa Manila. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating update. And see you po sa next video. Bye-bye.